Ano kaya ang itinatagong yaman ng Benham Rice? Isa ang Benham Rice sa maipagmamalaking yaman ng bansa na matatagpuan sa silangan ng Northern Coastline ng Dinapige, Isabela na may layong 250 kilometro o 160 milya. Ang Benham Rice ay isang undersea region, dating kilalang Benham Plateau. Ang nasabing mayamang bahagi ng submerged continental shelf ay nasa 35 metro sa ilalim ng dagat sa pagitan ng lalawigan ng Aurora at Isabela na sumusukat ng 13 milyong hektarya at higit na malawak sa pinagsamang laki ng isla ng Luzon, Samar at Leyte. Ang Benham Rice ay ipinangalan kay Andrew Benham, isang Amerikanong geologist na nakadiskubre nito. Kung pagbabasehan ang teritoryo, higit itong mas malapit sa teritoryo ng Pilipinas. Noong April of 2009 ay nagsampa ang Pilipinas ng full territorial water claim sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf Base. Sa panuntunan ng International Commission na ito, ang Benham Rice ay pag-aari ng Pilipinas. Katunayan nito, noong April of 2012, kinilala ng United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS ang claim ng Pilipinas sa Benham Rice at inaprubahan bilang bahagi ng continental shelf at teritoryo ng bansa. Sa pamamagitan nito, ang Pilipinas ay makakakuha ng dagdag na benepisyo sa mga minerals at gas deposits maliban pa sa mga yamang dagat sa malaparaisong ilalim ng karagatang teritoryong ito na kung isa kang diver ay makikita mo ang likas nitong kagandahan. Ayon pa sa Department of Environment and Natural Resources, may malaking deposito na methane hydrates o tinatawag din na methane ice sa Benham Rice. Sinasabing maaaring magpayaman ito sa ating bansa sa pagiging exporter ng natural gas. Ang natural gas ay ginagamit para mag-produce ng enerhiya. Ang eksaktong laki ng deposito sa Benham Rice ay hindi pa nasusukat hanggang sa ngayon dahil sa sinabi ng Department of Agriculture na mas makakabuting wag nang magsagawa ng oil exploration sa Benham Rice at sa halip ay ireserba ang yamang tubig nito para sa seguridad ng pagkain ng mga Pilipino. Nadiskubre din dito ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo na tinawag na Apo Laki ng grupo ng mga mananaliksik ng New Zealand sa pangunguna ng isang Pinay na isang marine geophysicist na si Jenny Ann Barreto. Ang kaldera ay isang volcanic depression. Tinawag itong kaldera dahil hugis kaldero ito. Nabubuo ito sa pagyanig ng lupa mula sa magma na ibinubuga galing sa volcanic reservoir. Ang Apo Laki kaldera na makikita sa Benham Rice ay mas malaki pa ang sukat sa Yellowstone kaldera ng Amerika maging sa iba pang kaldera sa ibang bansa. Ayon kay Barreto, umpisa pa lang ito na marami pang pwedeng madiskubre sa Benham Rice. Napakalawak ng mga lugar na pangisdaan sa Benham Rice, kaya hindi na dapat makapanghimasok ang mga dayuhan sa mga yamang pangisdaan na sakop ng ating territorial waters. Ang mga Pilipinong angler ay tiniyak na maraming blue marlin, shellfish at iba pang malalaking isda na nahuhuli sa bingwit sa Benham Rice. Sa kabila nito, umalma ang maraming Pilipino sa pagpayag ng dating Administrasyong Duterte sa mga Chinese researchers na magsagawa ng exploration sa Benham Rice sa karagatang Pasipiko o malapit sa lalawigan ng Isabela. 250 kilometro lamang ang layo ng Benham Rice sa Pilipinas at nasa ilalim ito ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Ang pagkakadismaya ng mga Pinoy ay nagugat sa garapalang pag-angkin ng bansang China sa mga isla at karagatan sa West Philippine Sea. Ang Benham Rice ay nasa silangang bahagi ng Pilipinas at obvious naman na mas malayo sa bansang China at ngayon pinagnanasaan na rin ng China ang Benham Rice na hitik sa yamang dagat, minerals at natural gas. Hinala ng marami na ito ang habol ng China sa paggalugad sa lugar na nangangailangan ng resources para suportahan ang bilyon-bilyon nitong residente at sa lumalala nitong power at energy problem. Ikaw kabagis, ano sa tingin mo? Anong magandang gawin ng gobyerno upang maipaglaban ang ating mga teritoryo mula sa pangangamkam ng bansang China? I-comment mo lang ang iyong matalinong komento sa ibaba at personal kong babasahin at pupusuan. Kabagis, isubscribe mo na ang channel na ito dahil sobrang daming dekalibreng kwento ang naka-line up na lalabas dito.